Alex, Alex, Alex. Oh. Bakit siniyan? Si Mami Pinti, pinapauwi ako. Bakit? May curfew daw ako eh. May curfew? Tatrabaho ka, may asawa ka na, may Mami, curfew. Mami, may asawa na ako. Hindi, Alex, seryoso. May tanong ako sa'yo. Gaano kay stricto si Mami Pinti o si Daddy Bonoy pagdating sa mga boyfriend and girlfriend? Nako, sobrang... Nakikialam ba sa love life? Nakikialam, pakialam meron sila to the point na gusto nila sila muna yung jowain nung mga para makilala. So si Mami Pinti mo na yung ginajowa? Hindi naman. Ang mami at daddy ko naman, kasi alam mo, meron tayong tinatawag na parents discernment. Yeah. So kapag alam nila na meron silang kutob na hindi maganda, talagang pinapayuhan niya kami. At dahil bata pa lang kami, sinasabihan nila kami na kapag sinabihan nila kami na hindi nila gusto yung gusto namin, maniwala kami. So, turns out, lahat naman talaga ng mga ayaw nila, kaayaw-ayaw naman. At lahat naman na nagustuhan nila, napakasala namin. Totoo. Dito lang kay Mikey at kay Kuya Paul, wala silang sinabi. Oo, pero doon sa isa, yung kakilala ko, anong sabi nila doon? Ay, naku talagang, bago pa magustuhan, parang magkakabugbugan na. Pero minsan alam nyo, may mga binabalewala tayo na mga advice ng ating mga magulang. Pero may iba naman, talagang sinusuway nila. Mala Romeo and Juliet. Yan ang kwento natin ngayon. Dalawang nagmahalan, pero hinadlangan ng magulang. Dito sa Hope, ang dating game kung saan muli natin pinagtatagpo ang mga nagmahalang nagkalayo. Ngayong araw, alamin natin ang kwento ng mag-ex na sila Norway at Juliana. LOL VDR. Hindi. Oo. Pwede. Iwan. Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. Mahilig talaga akong magpapansin, lalo na sa taong special sa akin. Ang kulit niya, as in, hindi ko nga alam kung bakit sa dami namin dikit siya ng dikit sa akin. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Gusto ko na siya, 14 years old pa lang kami. Siya lang talaga yung napalapit sa puso ko ng ganun. Hirap pumasok sa relationship kahit gusto mo, pero bantay sarado yung parents mo. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Nawala ka na minsan. Kaya nung bumalik ka, hindi na ako pumayag na mawala ka. Pero after 2 years na masayang relasyon natin, nawala ka ulit. Sakit. Nilaban ko naman na maging tayo, pero strict talaga ang tatay ko. Nung nalaman niyang naging tayo, pinagbawalan niya akong makipagkita sa'yo. Anong gagawin ko? '22 na, pero where there's love, there's hope. Kaya naman ang mga nagkawalay, muli naming pagtatagpuin. Ano ang naghihintay sa mag-ex na sina Juliana at Norway? Is there a second chance in love? Hindi? Oo! Pwede? Ewan! I'm going under and this time I fear there's no one to save. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds into nightfall and you're not here. Get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Thank you so much, Jacob Plaza, Mati Ultimate Contrabadors, sa pagsama uli sa amin dito sa Hope. Thank you, Jacob. Welcome dito sa Hope. Dito. Norway at Julian. Dito ka, Julian. Or Juliana. Sorry. Bago tayo magsimula, tanungin muna natin si Juliana at si Norway kung ano nga ba ang kwento sa simbahang ito. Ayun. Uy! Anong simbahan yan at ano ang kwento dyan?
St. Martin of Tours po. Yung simbahan na kung saan kami una nagkakilala ni Norway. Youth po siya. PCY kung tawagin po sa amin. Ano tapos, yun? Ano, Parish Commission on Youth po. Okay. Tapos, nag-recruit po sila ng mga youth. Then, sumali po kami. Tapos, doon po kami nagkakilala ni Norway. Hindi naman po expected na kaming dalawa yung magiging magkaibigan ng todo-todo. So, mga bata pa kayo noon? Opo, bata. Meron ka na bang na-feel agad sa kanya? Noong una po talaga, friends lang po yung touring ko sa kanya. Then, habang lumalim na lumalim po yung pagkakaibigan namin. Lumalim na. Opo, pero hindi niya po alam. Kasi sino ba una nagkagusto sa inyo? Si Juliana o si ako po. Ikaw, Norway? So, pero, ikaw nang ligaw talaga? Hindi po agad. Hindi ko po agad siya niligawan. So, natakot ka? Opo. Tsaka bata po kami nun, kaya hindi gano ko ba yung kabata? 3 years old ba yan? Hindi. Ano ka ba? Fetus ba kayo niya? Ikaw naman, Juliana. Mga siguro po nasa 12 po. 12. Bata pa. Bata pa. So mga ilang years ang tinagal nyo para kayo ay magkaroon ng relasyon? Mga siguro nasa 16 years old Four po. 4 years kami. Din. Pero ano bang nangyari? Bakit isang araw daw nawala ka na lang, Juliana? Norway, ikwento mo sa amin kung paano nawala bigla si Juliana. Masaya naman po eh. Masaya naman po yung simula namin. Hanggang sa tumagal-tagal po. Bigla na lang po siya nawala nun. Walang pasabi, kahit sa social media. After 4 years po, sinabi po sa akin ng kaibigan niya na bumalik na daw po sila sa Bulacan. Pero hindi ko po siya agad ni-reach out. Pero, eto na Alex. Nung bumalik na siya, ano na nangyari? Ang ginawa ko po, inunti-unti ko po. Juliana, bakit ba nawala ka? Hindi ka man lang nagpaalam. Nung time po kasi na yon, nung parang na-feel ko na din po na parang may crush po siya sa akin. Para nire-reject ko po kasi. Kasi ayoko po na, ano, na malaman ng pamilya ko na may mamamagitan. Opo, ganon, something. Then, lumipat po kami ng Mindoro noon. So, ngayon na bumalik ka na, ano nung, ang relasyon niyo ngayon? Nung after 4 years po, nakita ko po siya sa simbahan. Tapos sa loob-loob ko po, hindi ko po alam kung lalapitan ko siya. Kasi sa sarili ko po, sabi ko, baka ako hindi na ako tanggapin nito. Baka ako hindi na ako kausapin nito. Baka ako may iba na siyang girlfriend ngayon. Pagkatapos na lang baka ako mo, ano bang nangyari? Tapos, ayun po, 1 year po, niligawan niyo po ako. Niligawan ka pa rin! Grabe! 1 year! Nagtiis ka ng ganong katagal. Paano ba siya sinagot? Oo. Ganito po, meron po kaming event sa simbahan. Then, magkasama po kasi lagi kami nun. Ayun po, biglang nag-uusap po kami. Lalakad-lakad po kami sa simbahan. Then out of nowhere po, sabi niya po, oh. Habang naglalakad po kami noon, ha? Di po kami nagsasalitan dalawa. Oo. Siya ng oo. Hindi ko po maintindihan kung ano yung oo na sinasabi niya. Ano yung oo? Kinikilig naman ako sa oo na yan. Ano yung oo? Then, oo po siya ng oo. Hanggang sa sinabi ka, ano yung oo? Eh, bigla po nagsingin sa akin na, ah, nga pala, naliligaw nga pala ako. Ikaw nakakalimot. Oo, ikaw nakalimot. Sa sobrang tagal niya ng ligaw, hindi niya naalam. Doon na po nag-sink in sa akin na... Sinasagot ka na. Oo, then sinabi niya, tayo na. Wow. Tayo na. Tapos nagpunta kayong antipolo. Hindi. Ano ba? Sila na. Naging mag-jowa na sila. Finally, di ba? Oo, bronka. Pero may nangyari na naman. Bigla ka na naman daw nawala, Juliana. Ano bang nangyari, Juliana? Nung time po na yon, 2.5 years din po kami. Tapos, nakita po ng tatay ko kaming dalawa sa simbahan po. Tapos parang nakaakbay po sa akin si Norway noon. Then, tinawag niya po ako. Tapos yun na po, bigla po akong pinauwi ng tatay ko sa bahay. Pinagalitan po ako. So, ayaw ng tatay mo ikaw magkaroon ng boyfriend? Opo. Kasi po, naiintindihan ko din naman po. Kasi lagi ko po silang sinusunod. Tapos, ganun po kasi yung nangyari sa pamilya ko dati, sa nanay tatay ko. Maaga po silang nag-asawa. So parang natatakot yung tatay mo nang mangyari sa'yo. So nung narinig mo yung dahilan, nung nawala siya ng 2 years uli, nawala uling hi ni Hong? Wala po. Hindi, pati po sa social media, wala rin po siya. Wala uli.
Hindi mo nireach out? Ko lang, wala po. Hindi, tsaka ko lang po nalaman nung sinabi rin ulit po ng kaibigan. About that, yung na, about sa tayo ng tatay niya. Bigla daw pong nilalayo sa akin si Juliana. Kasi hindi mo na siya pinuntan sa bahay, wala? Hindi po. Hindi ko po naisip na puntan. Kasi po, ang po, pumasok lang po sa isip ko nun, paano gagawin ko? Kasi magulang na po yung katapat ko eh. Tsaka malaki naman, malaki po respeto ko sa magulang niya, kaya po inisip ko na lang po na pinoprotekta lang siya ni dahil Juliana. Bata. Tama naman yun. Pero ngayon, gano'n mo katagal hindi nakita si Juliana? Halos magto 2 years na rin. Ngayon two nakita years. Mo siya, anong naramdaman mo? Kanina sabi mo bigla ka nanginig eh. Anong naramdaman mo nung nakita mo siya? Bal sa totoo lang, bukod sa mama tsaka kapatid ko, ikaw yung isa sa pinakamagandang binibining na kilala ko. Oh. Ayun. Napakaganda naman yan. Alam nyo, marami pa silang gustong sabihin sa isa't isa. At iyan ay dadaan nila through their letters. Kaya unahin na natin, syempre, magbasa ng kanyang letter si Norway. Kamusta ka na, Bal? Ayun, ang ganda mo pa rin. Ang saya-saya ko ngayon na alam ko makikita ulit tayo. Unang kilala pa lang natin nung bata pa tayo, crush na agad kita. Pero alam ko, hindi mo ako type nun eh. Pero okay lang, makita lang kita, ang saya-saya ko na nun. Kaso bigla ka ulit nawala. Nagulat ako. Wala na si crush ko. Pero dahil bata pa tayo nun, di naman ako masyado naapektuhan. Kaso talaga, nagka-destiny tayo eh. Kasi bumalik ka ulit sa buhay ko. And this time, naging tayo na. Kahit patago. Alam mo, ang saya-saya ko tuwing kasama kita. Feeling ko ikaw na yung great love ko. Alam ko na ikaw ang gusto ko sa future ko. Pagkasama nga kita, na-imagine ko na pag tayo na, aalagaan kita ng gusto, magsusumikap tayo, bubuin natin mga pangarap natin. Kaso bigla ka ulit nawala eh. This time, durog na ako. Tinanong ko ang sarili ko kung ano nga ba nagawa ko mali. Bigla na block ako sa'yo. Wala akong kaalam-alam, Bal, kung ano nangyari sa'yo. Pero may nakapagsabi sa akin na pinagbawalan ka ron ng tatay mo. Eh gusto kong mga bullying ka, hindi ko magawa. Lahat ng pagkakataong kailangan ko lumaban, hindi sa lahat ng pagkakataong kailangan sumugal, lalo na kung magulang na mismo umaangal. Kamusta, Bal? Masaya ka na ba ngayon? Ikaw yung tipo ng tao na di ko akalain na makakasama ko. Hamok mo yun sa simbahan pa. Ever since we met, I know na may special na sa atin. The way we talk, how we laugh around each other. Iba eh. Iba than anybody else. I want to stay close to you. Totoo yan. Ikaw yung tao na mapagkakwentuhan ko o mapagsasabihan ko lahat ng problema. Alam mo ba, sobra kong sinisi yung sarili ko dahil sa nagawa kong layuan ka ng wala man lang explanation. Yung bigla-bigla na lang pumapatak yung luha ko nang hindi ko namamalayan. Ano ba naman magagawa ko, di ba? Mas kailangan kong maging mabuting anak bago maging mabuting girlfriend. Alam ko kasi nagiging stricto lang siya sa akin dahil ayaw niyang matulad ako sa kanila ni nanay na nag-asawa na maaga. Ang hirap-hirap nung kinuha niyo yung cellphone ko, niwala man lang akong way para makausap ka at mapaliwanag ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong naiisip, nararamdaman mo nung bigla akong nawala. Sa tuwing nai-imagine kong umiiyak ka, umiiyak na rin ako. Pinilit ko namang ipaglaban ka eh. Pero ayaw ko kasing masaktan si tatay. Siya na lang yung bumubuhay sa amin, kaya ayaw ko na siyang bigyan ng problema. Pasensya ka na. Alam kong sobra kang nasaktan, pero ako din naman. Sana naiintindihan mo yung naging sitwasyon ko. And
terribly sorry kung hindi kita pinili. Sana mapatawad mo ako. Ngayon naman, sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Maaari nyo lamang sagutin ang katanungan nyo para sa isa't sanang hindi. Oo, pwede. Ewan. No explanations needed. Norway, ikaw unang-unang magtatanong. Pinapayagan ka na ba ng tatay mo ngayon na magpaligaw? Pwede. Namiss mo ba ako? Oo. Miss mo ba ako? Oo. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi. Sa loob ng halos 2 taon, sinilip mo lang, mawan lang ba ang social media ko? Pwede. Ngayong alam mong parents ko ang dahilan ng 2 beses kong paglayo sa'yo, may sama ka ba ng loob sa tatay ko? Wala. Hindi. Sinubukan mo bang ipaglaban ako sa tatay mo nung pinaghiwalay niya tayo? Oo. Gusto mo pa rin ba ako kahit 2 beses na kitang iniwan sa ere? Oo. Pwede ba kitang ligawan ulit ngayon kung magpapaalam na ako sa tatay mo? Pwede. Nakahanap ka na ba ng iba nung wala na ako? Oo. Gusto at mahal mo pa rin ba ako? Ewan. Sa paglisan ko sa 4 taon, hinanap mo ba ako? Pwede. Kung magiging tayo, kaya mo na ba akong ipaglaban at panindigan ngayon sa magulang mo? Oo. Kung ihaharap ulit kita sa magulang ko, kaya mo ba silang suyuin para maging legal tayo? Oo. Salamat, Norway at Julian. Mga kapatid at katropang LOL, in spirit of fairness, may inimbitahan po kami dito sa Hope. Alamin naman natin ang side naman ng mga magulang na humadlang daw sa relasyon ng anak. Narito na si Daddy Brisk. Daddy Brisk. Oh my God! Daddy Brisk, welcome po. Well, ayan na. Oh! Bakit naman nagmanuhan agad? Hindi pa naman Pasko, may manuhan na. Daddy Brisk, welcome po dito sa Hope. Siya po ang strict na daddy ni Juliana na ang dahilan kung ba't nagkalayo sila ng 2 beses. Daddy, bakit pa hinadlangan mo ang relasyon ni Norway at Juliana noon? Kasi bata pa ang anak ko noon eh. Mga 12, 13, 14. Tsaka nag-aaral pa siya noon. Ayaw ko masira yung pag-aaral niya. Gusto ko siyang makatapos. Nakikita niyo magkasama silang dalawa. Ano pong gusto niyo sabihin sa anak niyo po? Anak, bago mo kayo magtuloy ng ganyan, magtapos ka muna. Yung si Norway. Si kay Norway po, may gusto kayong sabihin, Tatay Brisk? Norway, pagtapusin mo muna siya. Para magkaroon siya ng kinabukasan pag katapos na siya. Pero Tay, pwede ho bang maging sila pero inspirasyon lang? Pwede. Oh! Basta, wag lang maging hadlang. Wag maging rason. Huwag mo siyang saktan. Gusto mo ba, tatay? Ikaw na muna ang ligawan ni Norway para... Ikaw na muna ang ligawan niya para makuha ang loob mo. Pwede. Ayun. Maraming salamat po, Tatay Brisk. Thank you.
Salamat. Maraming salamat. Makakabalik na po kayo sa kaya na. Panay naman ang ligaw ni Bris. Pero totoo to ah, kapag ang lalaki hindi takot magpakita o magpakilala sa mga magulang, yung ibig sabihin niyan, seryoso siya. Pero seryoso. Ngayon, Joaki, nakita na natin kung gaano kaseryoso si Norway kay Juliana. Ang importanteng tanong dito, Norway and Juliana, gusto niyo pa bang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang inyong relasyon? This is it. Si Tatay Bris na upo sa unahan, sabi namin pumunta sa likod eh, parang mukhang nananakot ah. Gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Meron daw silang something na gagawin. Meron daw secret something. Kasi po ano, nung bata pa po kami, gumawa po kami ng secret handshake namin. Na kapag nagpa-promise po kami sa isa't isa, gagawin po namin yun. Pero pag hindi po namin ginawa, hindi po matutuloy. Gusto ko lang po ng assurance kung totoo po yung sinabi niyang po ito. Paalam ka sa tatay. Sir. Si tatay pumunta na agad sa likod yun. Pwede daw po. Sir, pwede ko po bang malaman kung ano yung totoong gusto ng anak niya? Pwede rin. Ayan na. Sumagot. This is it. Si tatay, kamukha nung kontrabina ni Jackie Chan, nakakatakot. Ayan na, sige, go. Mag-handshake na kayo. Ano ba yung handshake na yan? Gusto ko malaman at gagawin namin ni Peho yan. Tarash, ano ba yung handshake na yan? Sige, mag-handshake kayo. Ano ba yung handshake na yan? Ginagawa ba ni Joaki yung handshake na yan? Ano yan? Well, here we are again. Oh my God! Alex, yakapin mo si tatay para naman di malungkot. Hindi, gusto ko lang sabihin kay Juliana in Norway, nandito tayo ngayon on National TV kasama pa ang tatay nyo. Basta ipangako nyo na lang, lalo ka na Norway, na hindi ka magiging hadlang, kundi magiging inspirasyon ka and drive pa para kay Juliana na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi 18 pa lang kayo, bata pa rin bata yan. Bata pa kayo, marami importante, pa mangyayari. Importante, nagkaroon lang ng inspirasyon. So, wag muna tayong tatalon sa mga bagay na hindi pa tayo sure. Basta may inspirasyon tayo, di ba? Sa kagabay ni tatay. Tatay, may last word ka sa kay Norway. Manliligaw na raw talaga eh. Eh, pagbutihan mo lang. Papayag na ho ba kayo na mag-akyat siya ng ano? Ano, umakyat siya ng ligaw sa inyong bahay? Gusto niyo po bang umakyat siya ng ligaw o umakyat ng bahay? Ano po ba? Akyat pwede bahay ba o akyat ligaw? Pag nakatapos na ng pag-aral. Pwede na ho siya pumunta sa bahay at alam mo, you know. Ligaw. Siguro ngayon ligaw pwede na silang magsimulang manligaw. No, tatay? Pwede rin. Thank you so much, Julianne, Norway, and of course, kay Tatay Bris. Maraming salamat sa pagbahagi niyo sa kwento namin. Magbabalik pa po ang lunch out loud. Kiss, kiss! Pogi ni tatay eh.